sino nga po ba si Ara Altamira bago po pinasok ang showbiz? Ano pong ginagawa mo before po? Ayun, before, actually kasi I really want to be on showbiz. So, nag-try ako before ng yung crowd-crowd lang, yung nasa likod. Yeah. So, then, nag-modeling din. Pero kasi nga, since parang hindi ko naman parang nagsumuko na ako sa pangarap ko. So, I just tried to become an OFW. So, nag-work ako sa Singapore and sa Indonesia. So, yun. Yung sa Singapore, nag-work ako dun is, ano po, sobrang layo. Is nagbabantay lang ako ng bookstore. So, mm-hmm. Sobrang wow. Pero napakalaki ng sahod ko. Like, 70,000 a month. Wow! Punta lang ako doon. Pero syempre kasi hindi, pag hindi yun yung passion mo, di ba? So, ay, yeah. So, sakto nakakuha ako ng offer sa Indonesia na mag-model and yan, sa side ng konti ng acting. So, doon ako. Wow. Ayun. Pero yun po, paano po kayo napasok talaga, 'di ba? Extra po kayo tapos naging ibang bansa kayo. Pero paano kayo finally nakapasok talaga sa showbiz? Ayun, yun yung pinaka naging start niya, yung nag-try ako sa Indonesia. So, siguro yung mga iba na yung parang dating nag-supply sa akin na as in nagba-background lang ako before. And yung mga nakilala kong producers before, nakita nila na nag-Indonesia ako. So, nung umuwi ako ng Pinas, kasi my mother died, so umuwi ako sa Pinas. So, yun, nagkaroon ako ng mga offers ng projects na magaganda na talaga. So, yun. Pero sino na po ang iniidolo nyo pagdating sa, siyempre, sa actingan, mga actress po? Ayan, kasi recently nakasama, ang pinaka-last na nakasama ko is si Young Conception. So, siya talaga, parang na-inspire ako sa kanya na alam mo yung kahit sobrang pagod na niya, nagagawa niya pa rin yung, tsaka yung shifting ng character niya. So, yun. Si Young Conception. Pero ikaw ba, Miss Ara, ano ba ang iyong dream role? Dream role ko, siguro yung multiple personality. Kasi diba yung parang magbigla ka, yun yung kaya nga ini-idol ako si Yam kasi nakikita ko paano mag-shift yung ano niya. So parang gusto ko din yung yung kung paano mo i-shift yung characters ng iba-iba, like yun. Sa isang movie lang, no? Andun lahat. Oo, yun, maganda yun. Yung parang bidang kontrabida ka din na Challenging yung role na gusto ni Miss Ara. Pero ito po, kwentuhan naman tayo about the movie Crazy in Love with You. Ano po ba ang storya nito? Ayun, bale, this story is about yung bida namin is Jada. So, parang lagi siyang parang maling napipiling guy. So, it's yung like normal na for a single girl na parang gusto mo laging parang, ay, bakasyon na. Parang gano'n na. Ah. Cute. Ayun. So, ano po ba yung name ng character na gagampanan niyo sa movie po? Ako po dun si Marina. So, yun. Medyo, kasi laging nagiging role ko is, masusungit, ganyan, matatarik. So, ganoon din yung role ko dito. Isa ako sa mga parang pa-assure ni Marina. Yan, ang a-office ko. Ni Jada. Mm. Pero siyempre, paano po kayo nag-prepare sa inyong role na ginampanan? Ayun, actually kasi ito, before pandemic, napag-usapan na yan. Yun. Matagal na namin siyang pinaplan. And since yun naman talaga yung lagi ko nagiging role. So, hindi naman confident na I can do it. Pero, ayun, parang inalam ko na lang din kung ano yung pwedeng maging iba kay Marina dun sa mga nagiging roles ko before. So, ayun. Yun. Pero, nabanggit ni Miss Ara na lagi siyang kontrabida. Ano ba ang similarity ng character na ginampanan mo sa'yo in real life? Nako. Very interesting. Medyo
Kasi meron ako mga roles na nanabunot na ako ng ano, nanabunot ako. Pero in real life, I've never done that. Yun. Medyo malayo. Mukha lang talaga ako masungit. Hindi naman po. Hindi naman. Tama. Kamusta naman po ang ano? Yung bata ako kasi, alam ko talaga may pagkamalita daw ako. Na parang, pag may, lalo na sa boys, like, ano, mga ganyan. Ah, opo. Pero kamusta naman po ang shooting, syempre under the new normal po? Ayun, medyo hassle kasi of course yung mga ano, kasi that time hindi kami locked in. So, every time na ano kailangan nagsiswab. So, yun yung medyo ano lang dun. Pero ang maganda kasi is, meron ang nagiging curfew. Like, before, di ba, inabot tayo talaga ng madaling araw. Ay, opo. So, yun. Ayan, sino po yung mga aabangan natin kasama ninyo sa movie na ito? And kamusta po yung working environment with them? Ayun, so ang nakasama ko dito is si Claire Ruiz Hartel, si Nico Rabal, si Andrew Gan, tapos si John Arsena. So yun, yung mga nakasama ko is, mostly naman is parang medyo bata-bata pa rin mga kasama. So, medyo nag-jive kami kasi parang syempre excited kami noon mag kasi lalo na ako para mag-work kasi after the long ano quarantine, 'di ba? So masaya na. Yes, pero ito na po yung chance to promote your movie Crazy in Love with Just ang digital platforms po ba 'to mapapanood po at kailan? Ayan, actually ano coming soon pa talaga, wala pa pong ano. So abangan na lang kasi meron pa kaming isang scene na i-shoot. So abangan lang natin sa mga social medias. Ayan. Tapos ay ipapalabas ko ito both ng ano through ticket saka ano online ano platforms. Oy, abangan natin. Invite yun na po ang ating Showtime Onliners to follow you on your social media accounts po. Ayan, sa ang Instagram ko po and TikTok is ara_Altamira. And of course, sa Vigo Live, it's Ara Altamira. And my YouTube is also Ara Altamira. So, yun. And Facebook page po is Ara Altamira. May mga gusto po ba kayong pasalamatan? Quick shoutout po. Go. Ayan. So, dun sa producer namin, si Miss Romina Wilcox. Yan. And of course, si Tito Troy Catan, TJC Entertainment. Tapos shout out ko na rin po yung mga friends ko sa Vigo, si Maya, si Mans, and yung Pokmaru family, yung Black Heart and Blue Hearts. And so, yun po, yung mga nanay-nanayan ko din po, si Mami Yuli, si Mama Jigs, Papa Jer, Mama Aida, and of course yung sa ate ko po, nag-iisang ate ko, nasa Laguna. Ingat kayo. Hey, oh, Miss Ara.